Hi guys! Finally, nakuha ko ni guys yung tax ko. Good for 183 days. So, umabot ako ng 17,000 NT dollars. Wow, thanks God! Abot na rin yung sa 30,000 dyan sa Pilipinas. So, pwede ko na itong maipadala para sa savings ko. At happy lang kasi makakapaayos na rin ako ng salamin ko kasi yung butal nito yung 2,000 ipapaano ko yung salamin ko, papabago ko dahil nahirapan na ako sa mata ko, matumas na yata ang grado guys. Nakakatuwa lang kasi kahit pa paano malaking tulong to para sa akin, sa amin, para sa aming mga OFW. Mas malaki guys ang nakukuha ng panggabi na tax. Siguro abot sila ng 30 to 35,000 NT. Yun. Siguro mga nasa 55,000 above yun sa Pilipinas. So, andito na ako guys sa Optical. Ayun o. Oh. Richard Optical. Sabi nila kasi mura daw dito. So, sarado pa naman. Ano kaya? Ba't ganun? Ang aga ko ba? 8:54 pa lang ng morning. Oh, yan ang itsura. Masyado yata ako napaaga. Excited kasi ako malaman yung tax namin. Oh, syempre, morning kami. Okay na yun. Worth it na sa akin yun. Yung 17,000. Makakadagdag savings na yun, guys. Ganun ako, guys, pag nakakuha ko ng pera. Diretso, savings yan. Hindi pwedeng gastusin. Dahil ang hirap kumita ng pera, guys. Sobra. Tsaka kung nandito na kayo, pahalagahan nyo yung trabaho nyo, malin yung trabaho nyo, meron kayo dahil maraming mga tao ngayon na walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Kahit man na maliit ang sahod nyo, mahalin nyo ang trabaho nyo guys. Kasi maganda naman ang balik sa inyo yan. Next year guys, tataas ulit ang rate dito sa Taiwan. Ewan ko kung by January yata yun eh. Tataas na naman. So, every year naman, tumataas ang sahod dito sa Taiwan. O kung maganda yung company mapuntahan nyo, yung nagpa-follow talaga sa pagtaas ng sahod, good yan, very good. Pero kung hindi man, eh, at least may trabaho kayo, yun lang yun. Diba? So, maganda na naman ngayon kasi nagtatanggap na ulit ang Taiwan ng mga workers dyan galing sa Pilipinas. And then, pwede na rin magbakasyon sa Pilipinas. So, kung gusto nyong magbakasyon, yung mga taga na dito sa Taiwan, pwede kayong magbakasyon. Kasi sa amin, mga 2 weeks lang ang allowed. Then, 7 days daw ang quarantine. Ewan ko kung mababago pa yung by next year. So, pag-iisipan pa kung pwedeng magbakasyon. Okay, noong September 9 and 10, nag-celebrate ng Mooncake Festival, Mid-Autumn Festival. So, celebrate sila dito, barbecue sila. Sa NXP, meron kami pong guys na natanggap na 3,000 e-voucher. Para po yung gift, e-voucher po, para siyang, dati gift card siya, ngayon nasa e-voucher na. Then 2,000 in cash. So, bali 5,000 lahat yon. Then, meron kami mooncake na natatanggap. Kaya, kung sa NXP kayo, yun po, makakakuha po kayo po every mooncake po. Ayos na, diba? Nag-aantay ako guys, mag-open ng ano, baka mamaya, last gusto pala to. Tapos mamaya, pupunta akong Thai food. Bibili akong pagkain dahil hindi ako makalutot, gutom na ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Ito yung gate 6 guys. Gate 6, yun o. Maraming mga ibon dito sa taas. Yan guys, so nagbukas na. So 9 o'clock pala sila nagbubukas, 9 a.m. Kasi nila mas mura daw dito. Kaya kailangan natin makatipid. Punta ka dito. Puro mga karamihan daw Pinoy ang nagpapatingin dito sa mata. Okay, samahan niyo ako guys. Kabike pa ako. Parada ko muna ng bike ko dyan. Ito siya. Richard Best Optical. Oh, Pinoy. Oh, diba? Nasa gate 6 lang siya guys. So, papasok nga ako. Ayan. Tanong tayo. Sana maaano na tong salamin ko. Ayan.
parang sira na yung mata ko. Kasi 2 years na rin ito. Kailangan na talaga, kaya pala naduduwal na ako. And kaya nga mga i-check ito. So, ang daming mga Pilipino dito guys na pumupunta. Andun sila. Tapos ano po? Magkano po lahat? 1.6 each or ano? Guys, ito si Ate Ella, siya yung nag-guide dito. Anong tawag sa iyo, te? Ate Ella. Hindi po, anong tawag sa ginagawa mo, te? Yung ganito. Yung ikaw yung ano? Ano ba tawag doon? Wala ka na. Basta yun na yun. Bibigyan ng pato na yun, mawala sa amin. Ayan, guys. Oh, mukha akong ewan sa itsura ko. Bismillah, lumis na. 30 days ko pa makukuha to. Sa lamin ko, babalik ulit ako dito. Sa may gate 6 lang to, guys. Mabenta to. Halos karamihan Pilipino ang pumunta dito. Oo, mas mura. Mas mura talaga. Laki ng natipid ko. Ayan, may mga choices pa kayo. So, pwede kayong... Ay, pipili ako. Saan ako pipili, te? Nang, ano? Bibili ka rin ba ng frame? Ay, frame? O lens lang? Tapos na, guys. Ay, 2,400 NT lang. Ang laki ng natipid ko, guys. So, ito yun. Ito yan. Ito siya. Ito. Bye, te! Maalagan! Bye, thank you! Apa, after 3 days ko babalikan, guys. Uy, salamat. Di na ako masusuka. Ay, hirap kung ano. Alam mo ba? Alam nyo ba, hindi ako, ano? Hindi ako makakonsentrate sa trabaho dahil hilong-hilo na ako. Dahil ang taas na pala ng... Nagbago na pala yung grado ng mata ko. Uy, hangin! Sabi nila, uulan daw. So, yes, thank you. At ang bisikleta ko ay bumagsak sa lakas ng hangin. Ayun, bumagsak siya. Oh, sa mga gustong magpaayos ng salamin nila o ng mata nila, ng mata nyo ha. Dito lang to sa Nanji, sa Gate 6. Ayan, nakalita. Nakita nyo yan. Halos lahat Pilipino ang pumupunta dito. At malapit lang ito sa Taiko Food. Bibili ako guys ng Taiko Food at celebrate natin na magiging maayos na yung mata ko. Sa lakas ng hangin, natumbang bisikleta ko. Awawang bisikleta, oy! Aalis na sana ako, guys. Pero meron akong nakita. Ang daming bunga ng calamansi dito. Oy, tingnan nyo yan, oh. Oy, yun, oh. Ang dami. Nakakatuwa naman. Tapos, ang lalaki pa ng bunga niya. Ayun, oh. Ay, nakakatuwa naman to. Ang dami niya, bunga. Ayan o. Ay, grabe, lakas ng hangin. Guys, dito na ako sa Taiko Food. Yan, dito na ako sa Taiko Restaurant. Bibili ako guys ng shrimp tsaka fried chicken. Ang daming ngayong tao. Pero ako magte-take out lang. Dito lang siya, malapit lang siya dito sa optical na pinuntahan ko. So mag-order na muna ako guys sa dilim sa camera ko. Ito. Meron silang English menu. Ito yung order. Ayan. Dalawang fried rice. Isang chicken wings, tsaka isang shrimp. Okay, guys. Ito, mayroon pa silang patubo dito, oh. Ito, ang daming tao. Ang daming tao dun. Magta-take out lang ako. 10:35 na. Take out.
Okay. At yan dyan nagluluto. Okay. So meron din sila dito ng ano. Maraming tao sa loob, guys. Maraming kumakain dito mga Filipino, tapos Chinese, ay Taiwanese, and then ano, mga Thai ko, mga Thailander. Sarap kasi, ganda ng sakyan niya. Oh. Ay, salamat. Thank you, Lord. Thanks God sa ano, pasalamat ako sa tax, dahil kung wala ang tax, hindi ako makapaayos ng mata ko. Grabe talaga yung pangyayari sa akin. Ilang araw akong naduduwal sa sama ng pakiramdam. Kaya dapat, guys, ingatan talaga natin ang sarili natin. Pag nandito tayo, kahit saan man tayong trabaho, ingatan natin sarili natin, dahil ang puhunan natin sarili natin. Paano tayo makakatrabaho kung nagkakasakit naman tayo, 'di ba? So ito pala yung pwede kang, kung pwede kang mag-take out, ito yung number dito sa Taiko. Guys, pwede kang tumawag dito sa 363-4989. Okay, guys. Nakuha ko na yung in-order ko na, ano? Taiko food. Umabot siya sa 440 NT. Okay na. Worth it na. Mabubusog na. So, thank you, guys, sa pag-watch ng mga vlog ko. Once again, this is Miho. Muling nagsasabi sa inyong ingat and God bless. Bye!